Hey guys, ako si Renz, nandito ang sa akin channel at sa video ito, i-update ko kayo sa mga biyahe dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. At kung bago ka sa channel or di ka pa nagsusubscribe, please make sure that you do so kasi gumagawa ako ng videos tungkol sa mga biyahe na pinayagan na dito sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Ang good news sa PITX ay ang pagbabalik ng rutang Manila-Albay. Pero bago natin alamin ang mga detalye ng biyahe papuntang Bicol, quick update muna tayo sa iba pang mga available na ruta dito sa PITX. Ay ma'am, pa-istorbo lang. Ma'am, nag-vlog lang ako ng mga biyahe-biyahe sa terminal. Tanong ko lang yung ano, first trip at last trip ng mga city buses ngayon. Yung city buses po natin? Di ba 5 a.m. to 7 dati? 6 na po, hanggang 7 pa din. 6 a.m. po ang start. Bago kayo pagpatuloy yung pag-usap namin nila ate, may update lang ako sa pampuesto ng mga modern jeepneys. Kung dati sila ay nasa gate 3, ngayon nasa gate 4 na, sa second floor. Ito yun mga biyahe na modern jeepney papuntang Loton, Nichols, LRT Bundia at South Mall. Mga city buses naman may nadagdag ng ruta dito sa PITX. Ito ay ang PITX to Quezon Avenue at nakapwesto ito sa gate 9. Okay. Yung Cavite buses po? Ano, 5:30 to 8. Tapos ano po ba? Yung sa Laguna parang... Dalawa na lang sila ngayon sir. Santa Cruz, Santa Rosa na lang. Ah, talaga? Yung wala na yung Sinuloan? Wala. Tapos Calamba po, wala na rin? Yung iba sir dumadaan daw. Ah, yung Santa Cruz po. Nadaan sa Calamba na. Alam niyo po yung first trip, last trip na Santa Rosa? Ay, ng ano, Santa Rosa sa Santa Cruz. First trip sir, 6. Pero yung last trip, kasi limited eh. Ano lang din. Hindi naman sila nagbibigay ng schedule. Ma'am, by any chance, alam niyo yung Lemery sa Kanasugbu? Yun na lang yung kulang sa akin eh. Ano po? Lemery sa Kanasugbu, ma'am. Ano po? Yung first trip, last trip. 6 a.m. po. Saka hanggang... Hanggang parehas lang po yung... Ah, sa Laguna? Ah, okay. Yung Kanasugbu, sir. Okay. Kasi yung Batangas sa Alipan, may post yung Alps, kaya medyo alam, may kabisan. Meron po doon, sir. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po. May post naman ng ALP sa Facebook noong April 26 na applicable pa rin ngayon para sa schedule ng mga bus papuntang Batangas. Para sa PITX to SM Lipa at PITX to Batangas City, ang schedule ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Vice versa yan. Para naman sa rutang PITX to San Juan, ang schedule ay 5:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon. Kaya, tanong lang, saan yung ticket booth ng mga papuntang Bicol? Bicol sa... Oh, ng mga ticket booth. Di ko... Sa dulo? Ah, salamat. Nandito sa booth 1, second floor, ang ticket booth ng ALPS papuntang Bicol at Piltranco papuntang Davao at Leyte. May kistorbo lang, sorry madam. Nag-vlog lang po ako ng mga biyahe-biyahe sa terminal. Tanong ko lang ma'am yung ano, requirements ng papuntang Leyte. Makakain na kayo? Sir, kasi ang... Ano ba dito kayo makakain? Sir, yun kasi ang requirements, ang magbibigay ngayon, yung LGU. So, halimbawa, ikaw, pasalero ka namin. Opo. Sasabi kami sa iyo na valid ID para pangkasakay. Pangalawa, ano yan dito sa PITX para kung pumasok. Opo. Then, other requirements sa LG. So, sila po mismo yung pasalero nagtatanong doon sa LG nila, either yung family nila, yung kapatid, kung sino man. Tatanungin nila yung barangay nila kung ano yung protocols nila. Kung sa mga balik probinsya na kung gano'n nila po. Bukod sa Amihan, sa... Di ba meron po pong ibang bus company pa Bicol? Nasa baba po sir, nasa... Anong... Boat number 4. Okay. Okay, salamat po. Nandito naman sa tapat ng front desk o ticket booth 4, ang mga booth ng iba pang bus companies na may biyaheng papuntang Albay. Sa ngayon, may 5 bus company na may biyaheng papuntang Tabaco at Legazpi. Unahin natin ang mga biyahe papuntang Legazpi. So magkakapareho na schedule ang Bragais Liner, ALPS at Antonina Line papunta at galing ng Legazpi. PITX to Legazpi ay alas 8 ng gabi ang biyahe at ang Legazpi to PITX naman ay alas 6 ng gabi. Ang schedule naman ng Amihan ay alas 7 ng gabi pag manggagaling sa PITX, alas 4 naman ng hapon pag manggagaling sa Legazpi. Maaga naman ang schedule ng DLTB kumpara sa mga naunang apat, from PITX to Legazpi alas 3 ng hapon, galing naman Legazpi to PITX alas 12:30 ng hapon. Dumako naman tayo sa biyaheng papuntang Tabaco. Magkakapareho ulit ang schedule ng Bragais Liner, ALPS at Antonina Line papunta at galing ng Tabaco.
Alas 7 ng gabi kapag papunta kang Tabaco galing Maynila, at kung galing ka naman Tabaco papuntang Maynila, alas 5 ng hapon. Ang schedule ng amihan ay papuntang Tabaco ay kapareho na schedule nila papuntang Legazpi. Alas 7 ng gabi papuntang Tabaco at alas 4 ng hapon kapag galing kang Tabaco. Naiba ulit ang sa DLTB, PITX to Tabaco, alas 4 ng hapon, at kung galing ka naman ng Tabaco, papuntang Maynila, alas 5:30 ng hapon. Pag-usapan naman natin ang mga pamasahe. Pamasahe sa ordinary bus ay 800, samantalang nagre-range naman sa 950 to 1,100 pesos sa aircon, depende sa bus company. Ito naman ang guidelines na pinost ng PITX at mga bus companies sa mga biyahe papuntang Bicol. Siyempre una, dapat memorize na natin to, magdala ng valid ID, school ID, o company ID. Kinakailangan magpa-reserve ng 3 araw bago ang biyahe papuntang Tabaco at 2 araw naman papuntang Legazpi. Kailangan rin magpunta sa PITX ng 3 oras bago ang alis ng bus dahil kailangan sumailalim muna ang pasahero sa rapid at antigen test at siyempre kailangan negative ang result bago payagang makabiyahe. Nagkakahalaga ang rapid test ng 950 base sa huling post ng PITX at 600 naman sa Tabaco Terminal. At papayagan lang makasakay ang edad 15 pababa kapag essential ang travel. Ito naman ang contact details ng mga bus companies para sa advance booking. And guys, ito ang detalye ng mga biyahe ngayon sa PITX. Again, ito si Renz, nandito ang sakayan. Thanks for watching.